Just guide me. Okay. Recording na ako ngayon. Hello, mga kaibigan. Welcome to the first Pinoy Blade Chat. Kasama natin si Mr. Randy Salazar. Salazar ng Filipino Traditional Blades. Ako ay nandito ngayon sa Maynila. Si Randy. Randy bro, saan ka nanan ngayon? Cebu? Nakabase ako sa Cebu. Nakabase sa Cebu. So yan, Luzon, Visayas. Baka mamaya may pumasok dito sa atin, taga Mindanao naman, para Luz B. Mindanao tayo. Oo. Oh. So ngayon, in-invite natin si Randy para makipagkwentuhan tayo sa kanya. So ito, kwentuhan muna tayo. Bro, paano ka nagsimula ng ano, yung pagkahilig mo sa blades? It started off maliit pa ako. Binigyan ako ng father ko ng una-una kong blade, which is ang bolo. Mm-hmm. Then, Boy Scout, mahilig na tayo sa blades. Sabihin natin siguro, probably sheer bad influence siguro, napasok tayo sa community ng mga blade enthusiast na palala ng gusto. So actually, we started sa Filipino Traditional Blades. Ang grupo actually are a bunch of cavers, so we would go caving around the country, explorations tayo, and we would find out yung mga local guys namin ang unique na mga blades sila. So the passion for searching for the blades actually started with the caving. So ilan kami mga cavers, we were going around, tapos we would be finding blades, trying to find out ano yung mga local names nila. Then finally, kinakausap namin yung mga ibang club members from the different areas. So, pag may nakita kayo, compile natin yung mga blades document natin. So it grew from there, and finally nakakalimutan mo na. So we decided, sige, gawa tayo ng Facebook page, dump natin lahat dun yung mga pictures ng mga blades na nakikita natin para makatulong rin sa iba. Kumbaga, and organic na yung mula sa hilig dun sa paligid. Naging organic yung kumbaga pag-develop nung passion, parang ganun. Oo, nangyari lang yun na ganun. Nakikita namin yung Smith, tapos yung mga usapan nga doon is hirap sila, no? Ang common natin na na-encounter sa mga local Smiths natin is parang nahuhulog, sorry for the term, no? I have no other term, pero parang isang kahig, isang tuka ang nangyayari. Papagawa ka ng blades sa pangbili ng bigas namin. So we were moved by that na sige, tingnan natin sa tayo makakatulong. So we were looking at na what if i-introduce natin yung mga Smiths na to, at least give them the leverage. Most of them are not online. Pakilala natin sa mga tao, sa enthusiasts, knowing there's a big community out there actually na gusto, no, mag-collect ka ng blades. We also would like to change that mindset na oy, pag locally made na blade, pangit, no? Dahil na kukumpara natin sa mga market varieties lang. However, what we found out is if you give the chance sa mga local smiths natin na talagang pag-igihan nila yung gagawin nila, talagang nakikita natin yung mga magagandang gawa, which is what we post in Filipino Traditional Blades. Mm-hmm. Pero kailan mo na realize na medyo dumadami na tong ano, nakakahiligan ko na talaga to. Dumadami na yung collection, kumbaga nag-accumulate na. May mabibilang ako ng mga tao, ng mga salarin kung bakit ako na nahilig na gusto ito, no? Hindi ko napapangalanan. Actually, when I started collecting, actually, yung ibang admins ng wala pa yung FTB, yung mga ibang kasamahan ko ng mga keywords, yung gusto mahahaba. What I wanted was utility type. So I'm not into the Filipino martial arts, but I'm more of utilitarian na usage. As we went along, we found out na marami rin yung mamahaba natin. Tapos there were people that was asking us about the blades that we encounter. Natulungan rin kami, no, ng mga people who were doing this way before us. One of them is Style Ala, na nakilala namin. Tinulungan kami sa identification ng mga blades, local names, they were guiding us. So it's not just FTB na ako mismo. I would like to say na community siya, no? Tinutulungan tayo ng mga blade historians, giving us information, guiding us kung ano ba talaga to. Pero yung approach namin is more on grassroots.
So as much as possible, we do not rely on the internet because this is the frustration what that was brought about. Pag nag-Google ka ng isang blade, ang naglalabasan, hindi ganun. So what we tried to do is, once and for all, you see the antiques out there being sold, pictures in the internet. Once and for all, we decided, okay, let's try and look for those existing blades na nasa grassroots mismo. So yung atake namin sa Filipino traditional blades is grassroots ups. We look for the bladesmiths, we look for the blades in the locality, try to check if talagang endemic siya sa area or hindi, baka gawa-gawa lang na nauuso rin yan, and try to compare it. We compare notes with the other blade historians also out there who have been there before us, who have compiled information regarding mga antiques natin, and try to marry yung bago at saka yung luma, kung ano na ba ang nangyari in terms of evolution, and try as much as possible also to find kung yung mga luma buhay pa ba hanggang ngayon. So it starts like as a passion, nagsimula lang, tapos lumaki lang ng lumaki, no? It's FTB, just like to make it clear, Filipino traditional blades that does not sell blades. We're not in the business of making blades. Mga addict lang talaga po kami ng blades. Nagko-collecta. Ang purpose namin is to give the leverage actually to the local smiths, no? Give an avenue to the Filipino blade enthusiasts to go directly to the smiths para matulungan naman natin at makinabang naman yung mga smiths sa pagod nila. Ako personally, ang parang naging gateway blade ko dun sa kumbaga artisan bladesmith na mga gawa ng mga bladesmith is yung Carigara Sansibar. Kasi napuntahan namin yung ano eh. Napuntahan namin yung Carigara, tapos dun sila gumagawa, nakita ko kung paano gawin, nakita ko kung paano inukit yung mga handles. Doon ako nagsimula na ay napakaganda, tsaka buhay pa yung mga artisan na gumagawa ng mga ganun. Kailangan lang silang hanapin, i-seek out yung mga ganun, which is yun yung ginagawa ninyo ngayon. So ikaw, para sa iyo, meron ka bang isang parang distinct blade o meron isang distinct na turning point na blade na nakapagpa ano sa iyo na sa iyo na iba? Kumbaga, ito mahilig ka na before eh. Tapos nakita mo na to, parang nag-ibang level yung pagkahilig mo. Ako kasi dati nagko-collecta ako sa balisong, ganyan. Meron akong bolo, galing sa palengke, ganyan. Pero nung nakita ko yung gawa nung Carigara na Sansibar, parang nagkaroon ako ng ibang level ng appreciation dun sa artisan na gumagawa. Mga artisanal na blades na hindi mo siya makita anywhere eh. Like yun, yung sa Carigara. Parang ganun. Actually, nagsimula sa akin sa ano, I heard about medyo nahilig kasi ako yung one of the reasons personally but nahilig ako sa blades is because of bushcraft. Mm-hmm. So survival. I went in my very first bushcraft camp na dala ko silva na, isang silva na blade. Gagawa nila June Silva ng Basak Mambaling, which are the silvas are very very popular. Tapos I have no much idea about the blades. When I joined in, I saw the guys from Camp Red and they introduced me actually to the pwede ba mag-plugging ng brand ng blades? Hindi naman siya trad blades, pero gawang Pangasinan yung mga gawa ni Doc Arvin Sese. So yeah. I was introduced to the Sese blades. First time ko nakita, I fell in love actually with the Sinampalok. So that was the very first talagang parang active acquisition ko. Then lo and behold, may mga ibang profiles pa pala. So I started collecting the Sese blades, medyo napalala ng konti. Then after that, as we went along, we encountered also yung mga ibang makers. So habang nagki-caving kami, yun na-encounter namin, we stumbled upon kilala na ng lahat ngayon si June Di Una. So we saw yung mga gawa ni June Di Una. Naalala ko pa noon nung nag-uusap kami, gaano ba kaganda yung blade mo, tinataga niya sa Pako. Lansang ang tawag namin doon, sa Pako. Hanggang pinipigilan na namin na wag muna. So our relationship with June Di Una started that way. We are also proud na makita na si June is very known now ngayon among the circles sa mga blade enthusiasts natin. Pero nagsimula, a good example of that would be June Di Una was a product of one of the caving trips na ginawa namin. We went to Palawan.
na infect namin ang isang grupo na caver who was not into blades ngayon kasi lala na rin namin. So doon nagsimula. Tapos as we went along, we discovered yun na Karigara, we discovered ang mga Moro blade makers natin, the guys who are making the blades in Panay. Used to be the concept of the Talibong, Aklan province lang talaga. So it was also a nagging question in our head na meron ba mga Talibong ang ibang probinsya ng Panay, because Talibong is very associated with Aklan eh. And we have to give credit where credit is due, which is the Talibong Festival of Aklan. Doon nagsimula na na-preserve ba nila yung Talibong. And lo and behold, what we found out is actually yung apat na probinsya talaga meron talaga, except na it's not as mainstream as the one in Aklan. So in a way, because of that discovery, kahit papano, we are also encouraging the local artisans na nakalimutan nila na balikan ulit, i-discover yung mga blades na halos wala na. Dahil we found also some blades actually in Cebu na technically parang hindi na ginagawa ng mga smiths dahil wala na nga nag-o-order, because sa term pa nila, pantao. So there's no need for that. And then later on, nagulat sila na, okay, kilala nyo pala to. Pag-testing tayo ng gawa ngayon, it's back in mainstream. The blade that we call the Lawi-Lawi Pinuti, no? Which is an older variant of the Pinuti of Cebu. Mm-mm. So ngayon, moving on tayo dun sa ano naman, sa mga nasa likod mo. Mga kayamanan sa likod ni Randy Salazar. Ayan, ang mga kayamanan, I'm saying this literally kasi cultural treasures ito eh. Kumbaga, yun talaga siya eh. Cultural treasures at historical artifacts na rin na masasabi. Diba? Okay. So, can you show and tell kung ano yung mga mga bagay-bagay sa likod mo? Sa mo gusto magsimula, Luzon, Visayas, Mindanao. So, naka-classify. Yes. What I did, para sumadali, naka-classify tayo. We have Luzon up here. Yan. Now, sa baba, yung medyo mga mahahaba. And then we have the Visayas blades over here. Okay. May mga nakarak rin na iba. So I can just walk you through over the different blades. So ito yung mga medyo mga trad blades ko na nakatago. Okay. Maybe, guys, Randy, pause muna. Kasama natin, yes. May kasama na tayo ngayon ng mga nanonood, si Michael tsaka si Matthew. So guys, hello muna. Hi! Hi, Randy. Hi, Sir Randy. Hi, Alan. Matthew, magandang umaga. Hi, Michael. Sir. Hi, magandang umaga. Hi, Doc. Hi. Okay, okay. So, guys, ngayon, mag-show and tell muna si Randy. Kung pwede, i-mute nyo muna yung mga mic ninyo para kasi pag pumapasok yung audio nyo, lumilitaw sa kanya. So, if ever kung may question kayo, pwede dun sa chat. Pwede dun sa chat window. Merong chat window dun sa baba. Okay, tapos mamaya, discussion tayo, pwede tayong mag-mic pagka natapos na yung show and tell ni Randy. Okay? Get ready, Sir Randy. Okay. So, simulan ko na lang muna sa Luzon. Some of the blades na nandi dito, ewan ko nakikita nyo ba, these are made in Mahayhay, Laguna. So, I got this off from Pandoy Pulido. So, the very first blade is Uhastari ang tawag nila. No, some areas would actually call it sungot hipon. No, sa Laguna, the Smith personally calls this uhastari. Paki-correct lang ako, Pandoy, if I'm wrong. So, I forgot the name of the Mahayhay Smiths who make this. So, ito yung mga blades nila. So, may mga distinct na mga features ang gawa, like the leather straps that you see. One very popular blade of Luzon as well would be yung ating dahong palay. Mm-hmm. Ewan ko nakikita nyo ba, parang ganda ng hamon na nakalabas, no? Again, gawang Pandoy Pulido yan. Again, from the Mahayhay Smith. Ito naman na blade, from another blade from Laguna,
Ito yung tawag naman nila na sinampalok. Alright, if you'd notice the profile, ito yung sinampalok ng Laguna. Alright. Moving to Laguna. Kumbaga sa pa-south siya eh. Kasi ako naka-encounter ako ng sinampalok sa Quezon. Para hindi nga malito, let me show you yung sinampalok naman ng Pangasinan. Alright. Pasensya na po ha. Hawak lang sa blade eh. Tripod ko muna. Yan. So yung kanya naman, this is a Sesi blade, which is Pangasinan. Yung sinampalok naman nila is iba. Oo. So mukha siyang kukri. Oo. Actually, this is one of the favorite blades ko, especially ngayon na panahon ng crisis natin. Hmm. Ang sarap iputol ng kahoy. So if you notice, the blade profile is quite different from that of Laguna. So as we go to different localities, nag-iiba-iba yung mukha, no, depending on the local names. So yung basis lang natin is how the locals would call it. Mm-hmm. Hindi yung imbento-imbento pangalan, it becomes in a way endemic or accepted when majority of the locals para sa amin calls it that way. Uh-oh. Okay. So that is the sinampalok. Moving on, we do have also Quezon. So this is a Quezon blade. Ayan. Ito naman yung dahong palay nila. Mm-hmm. This was made by Knife Nerve. So if you notice also, the pommel, no, is a close fist, which is common siya na hilt sa Luzon. As far as Bataan, Masbate, we have the close hilt pommel. And I'd also like to show you one na close hilt. This one naman is from Masbate. Oh. So this is a Masbate blade. Ang tawag nila dito is talibong ng Masbate. Right. So balik na naman tayo dito sa table ulit. Other than the daong palay ng Quezon, nakikita nyo ba? All right. This one galing to kay ano, bigay ni XB Blades, no? So it's an old ginunting ng Bicol. If you notice, the spine is really thick, tas medyo hindi siguro clear, pero mukhang gawa siya sa rust blade. And there is also may tipay siya na inlay. Ano yung tipay? Age wise, this is over 30 years old siguro, most probably, yung blade na ta. So ito naman yung sa Bicol. One thing na manonotice natin sa mga ibang Bicol blades is naka-pin po yung tang, no? So meron silang deity, the figurals. May mga kaibigan tayo sa Bicol who are more informed with regard sa mga different deities ng Bicolandia. All right. Gans, hello. Yes, sir. Kanina yung tipay. Ano yung tipay? Ah, okay. Tipay is yung mother pearl. Ah, okay. Yung shell inlay. Mm-hmm. All right. Ano so Cebuano term 'yon. Bisaya actually siya na term. Okay. So another example ng tipay na tinatawag natin is yung nakikita natin sa mga Moro blades natin, the mother pearl inlay. Alright, so we also have that na mga inlay sa mga ibang mga blades except na hindi ganun ka-common. Uh-huh. No? So I'm not so sure with regards, for example, sa Laguna, kung shell inlay nga ba to ang nilalagay rin nila. Mm-hmm. So it's common noon, and we would like to encourage also yung mga artisans natin to explore na balikan natin yung mga makalumang blades. Dahil ngayon kasi, dahil nga nag-aas na, oy, mas mura pa ba dyan? Tinitipid ng mga smiths for financial reasons. So kaya bumababa rin yung quality. But in case, for example, that we encourage the smiths to really give out their best, you get pieces like this. No, talagang ang gaganda. No? Naka-inlay. If you'd notice the artwork, talagang detalyado siya. Not even to a point,
that if you see the blade, may mga inlay talaga yung blade. So in this case, what you see, ewan ko kung nakiklaro ba, nakahubad na babae. Yep. I think you have that blade as well, bro. Oo. Okay, so this video, pero gets ko yan. Yan. So this one actually is ano, this one is gawa ni Botog. Unfortunately, Botog's no longer with us. He is considered the last bladesmith, no, blacksmith of Antipolo. So gawa Antipolo to. This is what they call their Itak Antipolo or ang Sinan Bartolome na profile. So I'm lucky enough that I have nakikita ba? Yan. I have four Botog na blades. One is all right. This one is sinungot hipon, then ilang variants rin ng Itak Antipolo, all made by Botog. I don't know if it, klaro ba? Yan. All right. So yung Botog na blades for me personally as a collector, if you see one, get it. Hindi ka na makakapagpagawa ng ganito, but I'm hoping actually that there would be artisans in Antipolo area that would relearn how to make the details ng blades na gawa nila. So ito, yaman na natin talaga to. It's hard to put a price on these blades, no? At saka ang sayang kasi nung when Botog passed away, wala siyang artisans, wala siyang apprentice na napagpasahan ng knowledge. So napakasayang. No, ngayon lang tayo nagkakaroon ng renaissance sa mga blades natin. Pero okay. Merong binabanggit ni Kelly Luna. Meron siyang binabanggit yes. Na... Hi, guys. Para doon sa mga bagong join, welcome sa inyo. Okay. Pero paki-mute muna yung audio para si Randy muna yung ano magsasalita. Ayan. So, Rans, hello? Naririnig mo ako? Yes. Okay. Yes, go ahead. May nabanggit si Kelly Luna na dati sa Binangonan Rizal, merong gumagawa ng medyo similar na up to now, gumagawa pa rin sila. Hindi ko lang alam, hindi pa ako nakakakita ng example, pero nabanggit niya na meron. Yes. So, in fact, ang susi natin ngayon sa mga ganitong kasing blade in terms of information would be si Kelly. Kelly Luna is well-versed with these blades. In fact, nung nakita natin, talagang ang gaganda ng gawain. We are hoping na meron pa talaga na gumagawa nito. Okay, so is that it for your Luzon ano? Hindi pa. Yan ah. Ito pa una ko lang. Ito yung unang-unang blade namin na nakuha nung na-meet namin si Jun Di Una. For those people who know Jun Di Una, this was the very first blade that we secured from him. And if you'd notice, kaya nga medyo special na tong blade na to, isang marka niya is iba pa nung panahon na yon. No? So simple na June, tas we encourage him, okay, let's improve. Ito yung blade na tinagaan niya sa pako. At nagbuhay yung blade. Buhay pa rin yung blade. Na. So this was the very first blade. During that time, he was still based in Batarasa. Now he's based in Puerto Princesa. Nagtayo na siya ng sariling forge doon. We also have the Ilocano blades. So ito, galing from traditional Ilocanos blade. So gawa sa kanila. This is similar actually yung handle nito, so it's very similar to the very first bolo na natanggap ko. Then we also have yung nakikita natin yung ulo ng tao, yung Sinan Kapitan. Oh, wow. Or they would call the Antonio Luna. All right. And then very famous up north sa mga kapatid nating mga taga Cordillera, yung pinahig. No? So this one is very trademark talaga nila yung rattan na weave. Sa handle, nakasakit siya na sinalong. At saka may isang tip actually na binigay sa amin ang mga kapatid nating dalubhasa sa blade ng mga
ng mga kapatid natin mga igurot, when you're looking at a sinalong, actually babantayan mo ang pagkagawa ng triangle. Yung navel. No, pag ginawa nila yung sakit. So the better the triangle, actually the better the Smith is. So it's also a challenge sa mga kapatid nating ibang mga panday to improve on it. Ito pala ay gawa ni Himango, no, ng Ifugao. Personal niya to na blade galing kay kapatid na Siegfried. Then over here, we have yung mga gamit natin or yung mga head access natin. This one actually hindi sa akin. This one is not mine. This was actually a bring home na mula sa US. So ito galing pang ibang bansa na umuwi na sa ating bansa. No? So provenance wise medyo lumaluma na to ang gamit na to or what they would call the head axe. Pero hindi sa akin to, naka-hostage lang to sa akin. May asilo de molo rin ako dito. Naka-quarantine. All right. Naka-quarantine sa akin. So basically that is some of the Luzon blades that I have. May tanong po ba kayo before we move on? Okay. So ngayon, i-open natin, baka may mga tanong yung mga nanonood sa atin. Mga libo-libong viewers ng ating kwentuhan. Kung may tanong kayo, pwede na kayo mag-tanong. Okay. Ako yung tanong ko. Yun na angat mo kanina yung head axe. Ang liit. Parang ang liit niya, no? Wala pa siyang isang tangkal, yung thickness. I mean, yung width niya. Actually, pinacheck namin ito. Pinacheck ko to sa mga kapatid natin. Okay naman daw siya, except na there's a probability na yung shaft niya pinutol. Oo, naputol. Gusto ko pakita sa inyo isang moderno na gawa. Ito, nakatago asilo de molo lang sa akin dahil hindi nadala ng isang kapatid natin pabalik sa kanilang bansa. No? So, antayin kung bumalik siya. Ito po ay... Oops, okay. Ito po ay gawa ni Hanyan. Oo. So, ganito po kalaki yung modern. Oo. Tapos mabigat po siya. Pero hindi sa akin to. Naka-ampun lang po to sa akin hanggang sa pagbabalik na may-ari. Oo. So, medyo malaki-laki talaga to. Yung head niya mas malaki kaysa doon sa antique. Oo. Kung pag kinumpara natin sa mga noon... Alright. Oo. Pero medyo mas agile, mas mabilis syempre, tsaka mas nakakatakot kaya yung maliit kasi parang ang bilis niya. I'm not so sure actually dahil the practice naman hindi na naman natin maisasantabi na yung gamen o head axe natin was part ng mga kultura ng ating mga kapatid na mga igorot. But it's a given fact na rin na the practice of taking a head is no longer in practice, no? So hindi rin natin masasabi na oy, porket nakakita tayo ng ganito, ginamit siya. So some of these are actually given out, like the one that I have, binigay po to ng isang pamilya ng igorot sa former owner bilang pasasalamat. So it doesn't necessarily mean that porket head axe siya, ginagamit siya talaga na pampamugot ng ulo. Parang token. Parang token of appreciation for them to say thank you also. No, appreciation nila. Mm-mm. Okay. So while we're waiting for questions, sige, pwede tayo mag-move on to the next ano. Pero ito, general overview muna sa palagay mo, gaano kadami yung mga nasa pangangasiwa mo. Pangangalaga. Sa totoo lang, hindi ako nagbilang eh. Hindi, pero no? Pero mga 100 plus na to. Sobra. Medyo hula daw ni Raymundo 300 higher. I stick to two types of collection, the trad blades, yes, and yung mga local customs natin. So gawang Pinoy talaga yung passion ko. It's not na ayaw ko ng foreign blades. I do collect foreign blades, except na knowing my personality na I get talaga carried over with blades. I stick with the Filipino muna, tsaka mahirap na ano, mapasobra. I get out of control. I do like collecting mga slip joints natin na gawa sa ibang bansa, tsaka yung mga Mora knives natin. All right, so
ito isang personal na hobby na enjoy ako that wet mainstream, tuturo ko lang. No? Nakahang siya sa wall. So, kunin ko lang. Okay. So, this one actually is, ikaw yata nag-introduce nito, bro, noon eh. Yung sugarcane panabas ng Negros. So, the lowly lang tip. Naging social. With the artisanal so, touch. With artisanal touch. So, ito ngayon, naging sikat. So, para sa akin, medyo may kurot itong blade na to personally for reasons. Blade po siya kasi ng mga sakada noon eh. No, when I first actually acquired my first piece ng lantip natin, takantaka nga yung bladesmith na ba't gusto ko, no? So, this is it. Yan. Ang laking blade niya. No, so ang lantip actually ginagamit nila para mag-trim ng tubo na nasa loob na ng truck. Medyo mabigat siya gamitin para pang-harvest ng tubo. Pwede, pero ang main function niya is pag sinisquare mo na yung mga tubo na kakarga sa truck. So ito yung chinachop mo. So this is the sugarcane panabas. It doesn't look like this if you buy this on site. So ang nangyari is, it was a question na katuwaan lang. Sige, pagandahin natin. Let's try and make it collectible. And I'm happy actually na because of what we did with this, it became more attractive na para daw siyang moro weapon, but it's not. Marami tayong mga natulungan ng mga panday na gumagawa ng lantip, and besides other than that, natatawag lang natin siya na lantip pag galing siya Negros. And other areas they call this tapas or tabas or pantabas or ang sugarcane panabas. It's not a panabas. Ang panabas po kasi natin is identified sa ating mga kapatid na mga Moro. No, so if it's not made by a Moro, to us it's just a pantabas or tabas. Pag galing Negros, lantip. All right. Now moving on, pakita ko naman yung mga dito muna tayo sa Visayas, mamaya natin mga Moro blades, no? So sa Visayas naman, we do have different varieties. We have Central Eastern Visayas, and then we have the Western Visayas or the Hiligaynon areas, the Kinaray area. So nagkakahalo ito ng mga luma at saka bago. Mauna lang ako sa pinuti ng Cebu. Okay, so this is the regular pinuti that was very popular post-war. Okay. Ewan ko nakikita nyo ba? So yung tip niya, clear ba bro? Ayan. Yan. Alright. So if you notice, yung tip niya is naka-clip point siya. Oo. Now so this was very popular previous to that. And then what we found out actually is may hinahanap kami, sinasabi, tinatawag kasi ng mga locals na, uy, talibong daw. Pero wala naman kasing term na hindi familiar yung mga smith sa kanya. And what we discovered is they actually have a blade na hindi gano'ng kapopular. Popular daw noon, pero wala na masyadong nagpapagawa. Ang tawag nila dito is ang lawi-lawi natin na pinuti. No? So we have identified areas like Karkar, Liluan, Busay, Cebu City, Argao that actually makes it. And if you notice it, iba yung profile niya kumpara sa yung mga bago na natin ngayon. So mas luma siya. Personally, if you would ask me, maganda ba siyang chopper? Hindi gaano kung siguro you're doing eskrima or you're doing FMA, it's more for that aspect. Mm-hmm. In fact, ang nawawala sa Cebu na gusto kong i-drill in is ito. Yon. All right, yung tinatawag nating pikit, which is very common katulad sa mga kapatid nating nasa Cordillera. Mm-hmm. We see na halos ginagawa ito. Halos, but I'd like to encourage. Ang tawag dito is binanig na weave. No.
sa kasamaang palad, isa lang ang kilala ko sa Cebu. Yan. So, yung katulad yung sa'yo, gawa sa, ano, pare-pareho lang sila. But unfortunately, we are losing this craftsmanship in Cebu. Una sa lahat, for reasons na economic. Medyo hindi na ganun kadali maghanap ng ratan na yung uway natin na tinatawag. No, so, bihira na tayo nakakakita ng ganito. So, at the same time, medyo mahirap siyang gawin. No? So, masakit sa kamay. Buhay pa ang single weave na tinatawag natin. Ito yung single weave. Yung medyo nawawalang kaalaman, isang paggawa ng ganito. Which is nakikita na lang natin sa mga antigo nating mga blades. Pero sa modern, bihira na. But this is actually a modern blade. Ha? Gawa ito ni Lito Arda. Ng Busay. So he's known for this. Unfortunately, sa mga mag-a-acquire sa kanya ng mga bagong blades ngayon, wala na siyang uway. Hahanapan ko pa siya ng uway. So what he's using actually is plastic rattan na sa pagbalot ng binalig. Pero at least alam niya pa yung paggawa. At least he also played around yung skill. Pero meron din skill. Pinagpapasahan na kumbaga kasi Lito Arda is senior na, 'di ba? Oo, 77 years old na. Yung nakakaano kay ang isang malungkot rin is wala siyang apprentice. So, I'm happy to say also na may kaibigan tayo na touch base also with Lito na at least magkaroon ng maturuan, mapagpasahan si Lito. In fact, actually, tatlo yung blades ni Lito for those asking. Meron siya yung tinatawag natin. At tawag niya dito is pinuti lang eh. Mm-hmm. So, the lawi-lawi profile, he just calls this pinuti. Yung isa niya is maliit. Ang tawag niya flamingo. Mm-hmm. But i-differentiate mo yung flamingo niya because of the hilt. Iba yung hilt ng pinuti niya at saka flamingo. Flamingo. So, yung flamingo niya is more of the binatikulo na style. Tapos, mas maliit siya. No? Pero it's still para siyang lawi-lawi na pinuto, but it's shorter. Then, he has yung sundang. No? Yung regular na sundang na blade rin natin ng Cebu. So, yun yung tatlong blades na ginagawa ni Lito. Okay. Moving to Bohol. Ako personally may nakita ako sa Bohol, sa market ng Bohol, an odd looking blade, ang tawag nila Bubier. So pinaglaruan na lang namin ng wood artista namin, pinaganda namin to make it more collectible. So this is actually what the Bubier would look like. Parang napaka weird siya na the blade dahil yung belly niya nandito. Tapos mahaba siya rito. But this is commonly seen actually in the market of Bohol if you go. Ang tawag nila is Bubier na sundang. Surprisingly, despite its look, actually ang ganda niya as a chopper, as a slasher. No? So, it looks like pwede nga siguro siyang fighting blade, pero utility type, masarap siya and dito yung sweet spot niya. Hello? Hello. Okay pa ba? Nagre-record pa? Oh, yes. Meron okay. Bigla nag-thank you eh. Alright. Okay pa tayo, bro? Yes, go ahead. Okay. Another Cebuano blade na nakikita, na hinanap ko, is I saw this actually in Dalaget. Ang tawag dito is bilong-bilong. So, forward belly naman siya na blade. Napakagandang chopper. So, this is a bilong-bilong. Gawa siya ng Argao, Cebu. You usually see this in the south of Cebu. I was trying to look for this blade in the northern part of Cebu pero hindi, wala masyado. Mas familiar siya sa Dalaget, Argao na area. Mm-hmm. Alright. So, maganda siyang chopper actually. It's a very small chopper na forward heavy siya. Then, moving on to Panay. Ito yun naman yung tawag nila sa flamingo. So this is the flamingo of Panay. So pagdating mo sa Iligay nun, yung flamingo ng Cebu, iba yung mukha ng flamingo ng Panay. So yung flamingo ng Panay, ito na yung mga pinatawag nilang pangkusina. Mm-hmm.
Yung pangkarne, pang ano. So generally what they call is flamingo. So Aklan province calls it that way, Antiques the same way. Sa Iloilo naman nagbabago. Ang iba tawag nila flamingo. This one is from Iloilo. It's still a flamingo, pero ito naman yung tawag sa Iloilo, tatawagin naman din nila nito na pinuti. Pinuti. So in a way, if you go to Badyangan, pinuti ang tawag nila. So tanong ko sa artisan, paano mo nalalaman kung pinuti o hindi? Sabi niya, simple lang sir, yung scabbard nakabalot ng electrical tape. Oh, ano ibig sabihin nun? Na pinuti siya. Yun yung inside joke nila. Malalaman mo yung pinuti ng Iloilo dahil nakabalot yung scabbard ng electrical tape. So, the nuances in the names actually would differ differently from each town. This one is also Badyangan. Dagger naman siya, daga siya. It's double edge. From Badyangan, Iloilo. This one is from Maasin. Ito yung infamous na lugod na tinatawag nila. Tama ba? Lugod. Punyong, sorry. Punyong. So, ang punyong started out as pang-slaughter ng livestock. Mm-hmm. Pero unfortunately, pag ikaw na checkpoint at nahulihan ka ng ganito, sakit ng ulo to. Because it's already parang na-associate siya sa as an infamous weapon na pang-holda, panaksak. Mm-hmm. No, but so you rarely see this openly sold actually in the market. Magtatanong ka. So here's another punyong. I think this one, if I'm not mistaken, is antique. Yeah, this is antique. Ang ganda. So maliit siya. And if you'd notice, hindi magkakasyal yung buong kamay mo. So it's a three-finger grip lang talaga. So may lampas siya na hawak. Meron ring isang variant nito, ang tawag nila yung lugod. Yung lugod is naka-curve siya para siyang sanggot. Mas maliit, ganito kaliit. Tapos yung grip niya, nag-iiba. Para siyang pistol grip rin siya. Okay. Right. Moving to Negros, sa mga FMA people dyan, these are yung mga blades ng Silay, Negros. Negros Occidental. So ito yung talibong at saka ginunting ng mga Guarinos. Okay. The Guarinos are known actually for their mirror finish. So if you, ewan ko nakikita nyo, so if you notice, the blade talaga is mirror finished. Dalawang variant ito, may sungay ng kalabaw. If you notice how they made their hilt, alinis. And one of the reasons why we introduced the Guarinos, at least magkaroon ng direct access sa blade nila. Because some would say, oh, ang mahal ng ginunting. On the contrary, if you go directly to Silay, to the Guarinos, this is very much affordable, it's very good blade. And the nuance rin pa nila is, usually familiar tayo ng Visayas, may left, may right-handed. The Guarino blades of Silay actually are convex. So pwede siya kaliwa o kanan. So even if you're left-handed or right-handed, pareho lang. Not unlike the other Visayan blades na chisel. Ito naman yung talibong niya. So this is the talibong ni Marshal Guarino. And again, it's Carabao horn. And if you notice, actually nakaselyo talaga. Ang sa baba. Okay. There's also another smith actually, which is for me is very special. Taga-Talisay naman to na Negros Occidental, si Tatay Berto. Isang kasamahan rin namin na caver nakakita sa kanya, si Jonas Delieva ng Talisay, head ng DRMO. So you have to hike to get to Tatay Berto. Actually, it's not easy to access. It's not also online. Pero ang kagandahan, actually, pag tinignan mo yung mga blades ni Tatay Berto, is wala pong gamit na power tools. It's all handmade kikil po ang ginamit niya. Hindi siguro makita dito, pero nakikita mo actually na talagang limbas. Kinamay niya talaga ang paggawa ng blade. And it's very light. Very nice. Ang gamit niya naman sa pag-bind is actually nito. So kahit ang pagbutas niya, if you notice ang holes, sunog. So talagang mano-mano, walang ano, dahil walang kuryente sa bahay si Tatay Berto. And one of the reasons also na maganda rin na protektahan ang si Tatay Berto is
ito nakikita natin isang blade na uncorrupted. Gawa ng isang panday na walang dikta sa labas. Doon natin nakikita ang how the beauty is with the simplicity of the blade. You know, very well made na hindi rason na actually na wala siyang power tools na kakagawa siya ng magandang blade. All right. Now, ito hindi ko na lang pangalanan. So this one actually is the blades we are trying to work on right now. This one, mga bring home blades na to galing sa labas ng bansa. So mga souvenir blades na mga GIs noon na bumisita. The provenance of this blade actually is Samar. So ito yung mga tinatawag ng mga iba na talibong. Personally, I do not like to call them talibong as of the moment until I find a modern blade actually that is called like that in Samar. We've been looking for this blade for quite a while na, ang modern version niya. But what we see is actually mga antiques. So, if you notice, the profile is very, very unique. This one is pre-war na mga blades na galing sa labas. Inuwi na lang natin. If you notice, the pommel also, tao siya. The other variants actually na magaganda nakikita natin, nakabalot pa ng tikit ang blade. So far, the closest that we have encountered sa Samar na malapit-lapit sa blade na yon is ito. This one is from Mabini Samar. From what I gathered also, meron tayo sa Kalbiga, meron tayo sa Borongan. So ang tawag dito is binalhag. If you notice actually before kubuksan, iba yung hilt ng nasa Mabini, which is common sa Samar blade, which is hinahanap pa rin namin yung mukha katulad doon. So this is how it looks. So hawig ng konti ang blade profile, except na merong disparity sa scabbard at saka sa handle. Na tinatanong tayo ng mga kaibigan natin, paano ba tayo mag-ID ng blade? Yung approach natin, bro, kung pwede natin i-share sa mga kasamahan natin para mas aware sila, we always start with the blade profile. No? So when we try to distinguish ano ba yung blade based on the blade profile, and then we move on to the other aspects. Yung scabbard niya ba? Hiyang sa area? Yung handle niya ba is hiyang sa area? Then we are able to decipher saan siya. So importante actually for the blade ID is to identify saan ba siya talaga galing para alam natin ang tamang itatawag sa kanya. Right now, what we're seeing actually is people just making yung mga a good example that gagawa ng mga tabas. Tapos they call it lantip. Or nakikita natin sa norte. So nangyayari ngayon, there's confusion already. So that's what we're trying to correct. Na okay, let's call the blades locally kung saan sila. So an example of this is this blade. It's an old blade from the 1950s, 1960s yata. So people would say, may ginunting kami ganito. Or blah, blah, blah. This is actually an older variant of the ginunting before it became popular na nakikita natin yung katulad kay Marshall or what we see now na mga ginunting. So this is the older one. So ito yung mukha po ng ginunting ng noon. This is Iloilo. Alright? So if you notice, yung blade profile niya po is ganito. Sa ibang area po, ang tatawagin nila dito is kinampit. What also makes it unique is the deity handles of Iloilo, the scabbard as well. You're able to identify more or less. So this one, ganitong construction is usually very, what do you call this? Yung nuances niya is more of Iloilo than any other provinces. Another talibong, this has the nuances naman ng antike. So if you notice the Bakunawa handle, I do not know how old this was. This was from Sir Tani Siyoson. So Bakunawa handle siya. Luma siya. Hindi ko na ni-restore. No? So again, this would be an older blade. In fact, hindi ko na rin ni-repair ang handle so people can appreciate ang pagkagawa ng blade. Alright. Another ginunting, modern naman.
gusto kong i-compare palagi. If you notice, you see Ilonggo, naginunting, right? Ito yung Ilonggo. Ito yung modern version. This is Bumbongbongan Antique naman. I don't know if you will be able to notice the nuances of the two blades. So ito is Antique Province. So here, you see more or less a modern-looking variant of the ginunting na. Ito gawang bumbongan. Unfortunately, you cannot order this online. You have to go personally sa bumbongan to be able to get this. Ang isa ring problem natin kasi yung magagandang blades natin, usually medyo may mga security issues rin tayo sa mga place. No? But the closest probably that people that could probably help you to acquire this would be the Tandog Blacksmiths of Sibalom Antique. So ito na yung bago na trad na ginunting ng Kinaraya, no? This is Antique Province already. An older Ilonggo Talibong. Mga tinago to ni Sir Jojo Herm dati. So if you notice now is you have mas klaro ang deity figural plus the horn which is smaller. So, but maiksi, but may nakikita tayong mahaba. Technically, you can actually classify this blade as a tinigre. So it's Ilonggo, and if you'd notice, talibong profile rin siya. When you talk about the talibong sobpanay, tatlong klase po yan. What you see is yung straight back, it's called a linamay. Pag straight po siya, linamay pong tawag dyan. Pag medyo naka-clip point siya, ang tawag doon is bakutan. No? Ang iba sa mga karayaan, tawag nila sinuwak. No? And then you have the third profile which is the kinampit or the ginunting. So an example of one of the talibongs, this is Libakaw, made by Redesio, if I'm not mistaken. The handle is, ang hilt niya, isang tawag nating inyutang. And it's clip point. So this is a bakutan profile or a sinuwak. No? Or sa Akyanon, ang tawag nila, isang tawag dito is trisyado. Dahil tatlo yung naka-triangle siya, trisyado. No? So tatlo siya. So that's one of the talibongs. This is Libakaw Antique. Ang pinaka-grail ko sa mga talibong would be this one. Yun. Okay. So ito ang tawag natin is sapot. So the only time we call a sapot is pag covered po yung handle, nakabalot yung handle. And that's the reason why they call it sapot, dahil parang web siya na nakatago. And this is actually made from silver alloy. So this one, if you notice how they construct it, nakahoy po siya. Here's your silver. So natatanggal siya. And if you could look closely, actually, it's made out of silver dollars po. So this one is an old one. Unfortunately, ito yung mga masakit sa dibdib na nag-uusap kami nila Sir Soviet ni SB, Soviet de la Cruz ng Aklan, na hindi na natin nakikita. We are trying to find this out actually kung buhay pa na may gumagawa pa. So what you see, if you see this, these are the old variants. Wala, right now, the hunt still continues for the modern age na sapot. So what we have actually is yung mga kahoy na lang, but not these types. If you notice, ang gaan niya for ano. So ito is a trisyado as well na profile. Alright. So, ang kalimitan natin nakikita ngayon is actually ang ating what they call this, yung mga kahoy na deities. So this one is a very special blade din sa akin dahil ito is gawa talaga ng mga katutubo natin, no? Gawa ng indigenous persons natin, which is ang Panay Talibong, no? Which is dalawa lang po kasi yung IP group natin sa Panay. Yung tinatawag na Panay Bukidnon at saka yung mga ati natin, no? Or the Atas, which before na dumating yung mga Panay Bukidnon.
Until now, we're still trying to rediscover yung past natin. But the Panay Bukid noon, and they're known actually for their flamboyant panubok, sila po yung oral history. Sila po yung may mga epic. May epic yung hidilawod natin tinatawag. In fact, Professor Felipe Hocano Sr. actually made a study and documented the Hinilawod epic, no, na tinatranslate pa ngayon. So if you go to the National Museum of Panay of Western Visayas, you see actually the Panay Bukid noon being featured. So kanila po tong blade. This was confused to be a pira. Hindi po siya pira. Ito po yung tinatawag na talibong ng Panay. So this one actually is Ilonggo. Just a clarification kasi, when you talk about the Panay Bukid noon kasi po yung base nila is in Garangan, Kalinog, which is in Iloilo, but actually it borders the four provinces, which is Antique, Aklan, at saka yung Kapispo. So, kumbaga, lilipat ka lang ng bakod, nasa ibang probinsya ka na. And this is very common sa kanila. Si Anthony Yalong nagtatanong nga, paano daw, para saan to? No? Para ba't mahahaba yung horn? Tinanong ko po to kay Pulding Caballero, which is one of the wisdom keepers ng Panay Bukid noon po natin. This one is more of bugal yung tawag nila. Bugal. So it's bugal or pride, no, ang tawag nila. Mm-hmm. So they are identified, the Highlanders are identified because of this mahaba. Pag maiksi po yung mga blade, which is an example of that would be this one, this would be a lowlander talibong po. O tinigre yung tawag nila. So ito po sa lumang panahon, ang tawag po nila ay sanduko. But right now, more of na tumatawag nito na sanduko is mga taga Capiz province na lang po. The old name actually is the sanduko. So, but naka curve rin po ito, it's also a source of pride para sa kanila. Tanong ko, baka mayroong panghook ng kalaban or what, tinawanan lang ako eh. Well, it's for them it's all about pride to tell na Panay Bukid nun sila, no? So may mga definitions rin ang kanilang scabbards. Mas mahaba, mas mataas yung bugal. Kumbaga, in terms of pride, mas pride. Merong mas maliit rin. May mga downside rin po dahil ang tawag po sa kahoy ng mga naiwan na to, hindi na po sapot. Ang tawag dito lunas. Dahil kahoy po siya. The moment na binalot mo po ng silver, that becomes a sapot. So, if you notice, lapit ko ng konti. So, meron siyang mga esoteric meaning. So, to better understand that, actually, I would suggest and refer them, your viewers actually, to go to Philippine History and Weapons or PhilHistory. So, maraming magandang explanation si Lawrence Lasco with regards to the symbolism, bakit ganito ang mga blades ng mga natin. Alright. Nahulog na, gusto magpakita. Alright. Ito, this is one of the older blades that I have. This one's from Cebu actually, which led us to finding the Lawi-Lawi Pinute. So if you'd notice, this is an older one. The wood is dao. Inayos lang namin pagkatapos, and then the handle is ang tawag nila sunoy. Alright. So kilala pa ng mga makalima na mga older smiths natin, familiar pa sila. Alright. Now going to another Visayan blade. This one, hindi po ako may-ari nito. But designated guardian lang po ako ng blade to keep it safe. So ito po is isa sa mga luma rin natin na pinuti. This has a provenance actually of World War II. This was from the Baksan area. So ito ay saksi ang blade na to sa Baksan na nagera po. So ito po yung previous owner po nito is isa pong pulahan. So if you've heard about the Pulahanes or the Pulahan, ito po yung mukha ng blade nila. And you will see actually one blade exactly like this in terms of profile if you go to Xavier University. And ito po yung profile. But unfortunately, I do not see
modern age profile ng ganitong klaseng blade sa Cebu as of now. So ito pinatago lang po to sa akin. Pero yung hilt po, bago na po to. At saka yung scabbard. It's the blade na luma po. Parang so this is actually... Blade. Parang ang bigat ng blade tapos very... Yung pointy tip niya. Ang nipis nung katapo. Actually, ang gaan eh. Oh, talaga? Ang sarap actually hawakan. Oh. Wow. Pero given the history of the blade, I just like to look at it and enjoy it. I never really have tapped this. This has actually a provenance talaga na dumipensa na daw sa bansa natin to. So may mga kinitil to na buhay nung panahon ng gera. Pinatago po sa atin ng may-ari, baka daw mawala eh. So nakita nila yung advocacies ng FTB na at least we want to share the knowledge ng mga blades natin para hindi mamatay. So, yun. Pinaalaga po sa atin. Andyan po si kapatid na Sigfred Dogwe nanonood. So, balik lang muna ako sa Luzon. Isa sa mga paborito kong blade na mga kapatid nating igurot ito. Ang laki. Ang tinatawag nilang pilit. No, ito yung mga pag nagkakanyaw na nakikita natin. Ang laki. Oh, ang ganda. So actually, it's a full tang blade, nakasakit siya. Ang kapal na talagang pag hinataw mo talagang ang bigat niya eh. Talagang putol as a chopper. So for them actually it's a source of pride. I see and admire yung mga kapatid nating lalo na pag yung festivities nila na mag-iihaw sila. And I see the videos actually how they use this blade. This is one actually my favorite pieces. Just because may laki niya eh, parang sack and oh. Pag may pumasok sa bahay niyo, mag-aalinlangan kagad eh, lalo na ngayon na panahon ng securities natin. So maganda siyang pantago. All right. Other than that, familiar naman yung mga kapatid natin sa mga Moro blades natin. So we have the Chris. Okay. No, we have ano muna? Yes, sir. Tapos, okay ka na sa Visayas Blades? Okay na tayo sa Visayas Blade, okay. Maliban ano, ng... Ay, ito pala. Napaka-variety ng Visayas Blade. Parang within islands. Within different islands. Tapos within islands, different IPs. Different yes. qualities. Ang daming variety. Actually, ano, in terms of kung IP lang pinag-uusapan natin, that is the parang gray area natin because if we talk about Visayas per se, oops, yung ating IP isa lang yung identified natin which is yung Panay Bukidnon. Formerly they were called Sulundon Bukidnon, and then we have the Atis. Unfortunately, if you go to Cebu, we do not have wala tayong IP group. If you go to Leyte Samar, wala rin. What we have actually is the folklore of the Pintados in the past. So, because probably of the modernization, parang Luzon rin na nawala yung mga IPs natin, except yung mga kapatid natin na nasa Luzon, at saka yung mga nasa Quezon natin na mga IPs. But generally, because of modernization, parang na-dilute ang mga IP groups natin. And we're, lalo na ngayon, nakin-centennial tayo, we're trying to find actually yung roots. Sino ba talaga tayo bilang Pilipino, no, before the Philippines was even discovered. Okay. So ngayon at this point, pwede tayong mag-open ng konting Q&A para sa mga before tayo mag-move on to the Moro Blade. Mga Mindanao. Yes. So ngayon, kung may questions kayo guys, mga nakikinig, pwede kayong mag-unmute ng inyong mga microphones. So habang naghihintay tayo ng questions sila, pwede na tayo mag... Pwede na rin pala natin simulan yung Moro Blades o yung Mindanao Blades. Habang ito, pwede na tayo magtanong habang nag-explain si Randy. Alright. Sige, excuse me, Sir Randy. Pwede po magtanong. Yes, biglang sure. Ang tanong, Dave. Sige po. I just want to know a bit more regarding dun sa pikit
or tama ba pronunciation ko, yung wrapping, rattan wrapping sa handle po na. Okay. Ng mga ibang Visayan blades. This one? Yes, sir. Yes. Opo, that one. Unfortunately, very common siya nakikita natin sa mga Visayan blades, especially in Cebu, Leyte, Samar. No? It's mm-hmm. very popular. I really haven't seen much in Panay area at saka Negros nito. But more on Cebu, Leyte, Samar. The downside is mas nakikita natin sa mga malumang blades na lang. So right now, I'm still actually in the search for another artisan that still knows how to make the binanig. Sasabihin nila kasi, ay marunong kami magpikit. Pero pag pinakita nila, yung pinapakita nila ito lang, yung single weave lang. So what I'm very particular about this would be yung binanig natin mismo. Which is pag kinumpare mo naman sa mga kapatid natin sa North, which mga kapatid nating Igorot, almost the same eh. No? Mm. It's almost the same. Pero iba rin po kasi yung ano eh, iba rin po kasi yung gawa talaga sa Cebu. So at least what we do is we preserve the craftsmanship ng nasa Cebu. What I'm really scared actually is in a matter of years, mawawala na ang kaalaman sa paggawa nito. Kahit pumunta kami sa mga local artisans namin, ang nagiging kapalit kasi ng binanig na pikit ito na eh. Mas madali kasi, mas matibay. So the preference of evolution, binambind na nila ng copper wire ang blade para mas matibay siya. Pero iba yung feel kasi ng traditional na flavor ng binanig po naga. In fact, ang maker nito, si Lito Arda, pag talaga nag-concentrate siya, can only finish tatlong binanig sa isang araw. So ganun siya kamabusisi. I'm not so sure also sa mga kapatid natin sa Cordillera, gaano katagal. So, yung advice ko, especially when you see this, na mga art forms na gawa ng mga artisans natin, appreciate it. No? It might be very common, especially in Cordillera, pero para sa akin, isa to sa mga kagandahan ng mga likha ng craftsmanship ng mga artisans natin, yung tinatawag natin pikit. I'm not familiar actually ano tawag dito sa Luzon. Ang tawag namin sa Visayas is pikit for this one. Sige, may tanong ko pa, Sir Dave. Okay. Ang mga blades mo sa likod. Sige, baka po. Ang ganda ng blades ni Sir Dave sa likod eh. Yung mga nakadis. Nakikita ko eh. Ang ganda oh. Yung nasa taas oh. Kapatid. yes. Opo. May nilagyan ko lang ng ano. Yan na. Nilagyan ko lang ng, I think, know how to pronounce it properly. Pero I think Sinaluan ang tawag nila. Ah, Sinaluan. Opo, Sinaluan. From ano, sa Yakad. For those actually who do not know, one of the ways to ID a blade also is through the Sinaluan or yung cloth. So alam natin yung ethnicity. So ito yung pinakita rin ni Sir Dave. So like this, you know actually na pag nakita mo to, oy, mukhang gawang Basilan siya. No? Gawang Yakan because it's a Yakan weave that you see. So yung pinakita ni Sir Dave kanina is actually yung tawag natin, this is a modern age pira, gawang Sambuanga po. Yan. So it's modern age na po siya na mga pira po natin. There's an older version of that. As for information, the pira kasi is Yakan po na tribu po ang gumagawa nito. So Basilan. All right. So, ayan, so gawang Basilan po 'yan. So this one is Basilan made, complements of Mindanao traditional blades and textile. All right. Any other questions, sir? A question lang po regarding dun sa pira. Is the term also used sa Palawan areas? Okay, that's a very good question actually. To be honest, when we first met the Diunas before they went online, no? Just to set correct expectations actually. What interested me actually when I first talked to the Diunas is nakita ko yung blade profile nila sa pandayan nila.
So that actually sparked my interest. So I saw blade patterns at meron pong pira doon. So since we still got to know them, what we started out is blind builds. Pagawa na doon nagsimula yung relationship namin sa Diguna, nagpagawa ako ng mga blades sa kanila, lahat ng mga nasa pattern na sa wall, pinagawa namin. Ang reason is, do we call it traditional? Medyo may gray area po because of the locality of Palawan. But for geographics, if we go to where they are, which is Española, Batraza, which is the southern part, may mga communities na po tayo ng mga Moro brothers natin na nakatira. Although the Diunas are actually Christian na mga Smiths natin, technically, ang nangyari is by experience, because of their customers na mga Moro brothers natin, nagpapagawa sa kanila ng blade. So, in a way, may nagpapagawa sa kanila ng pira, may nagpapagawa sa kanila ng mga badung, no? Badung ang tawag nila doon, at sa mga ibang mukhang Moro-looking blades. Now, if you wanna be purist about it, when we call Moro blades, ang gusto natin kasi is the classification na andi dito talaga, no, from these areas. So that is actually a gray area. They do know the patterns, nag-iiba na, no. Manonotice na natin yung differences niya sa mga ukir, sa mga gawa ng ang paggawa ng mga puhan at saka yung design, even the choice of woods, because sa mga Moro blades natin hindi common na ginagamit yung kamagong na kahoy, which is very common naman when you go to Palawan. So in a way, ang Palawan, dahil because it's the last frontier, considered the last frontier ng Pilipinas, para siya naging melting pot ng cultures. It's a nice place actually to look into, para sa akin ha, it's a nice place to look into yung evolution ng mga blades natin. Yung napadpad yung blade doon, inadapt ng mga smith. Before you know it, it became common. So in the end, you know, parang it becomes accepted. Now, is it traditional? I cannot answer that, no, dahil may mga blades tayo na nag-develop. However, what I can say in terms of indigenous blades ng Palawan, no, this one is ewan ko nakikita mo ba, sir? Yes, yes. This would be the indigenous blades of Palawan. Yung tawag natin Tukew. You know, so the spelling is Tukew. Ito po is blade po talaga ng mga katutubo natin. So this is my used blade corner. Pinasa po yung mga blades na to sa akin ng mga previous owners. So nagamit na to. So two of these are actually Tukew from Palawan. The only indigenous blades that I have of Palawan mismo. But for them, nagiging Tukew siya dahil pinipersonalize na mga katutubo natin yung blade. So sabihin natin, hindi siya ganun kagandahan, but the mere fact that this has been used for homesteading ng ating mga kapatid na katutubo makes it very special po para sa akin. Alright. May question dito si Janus Mataak. Yes, sir. Ang lahat daw ba ng talibong sinuwak profile ay magaan? Or light? Sa mga nahawakan hindi mo po particularly? I would like to believe personally, depende po sa smith. Depende po sa smith, dahil right now it's very difficult actually. What we're commonly seeing actually is ang mga modern blades na po eh. But if we compare ourselves with the old ones, like ito po, yung sapot na to, it's covered in silver. Silver handle po siya, pero napakagaan po. So the person that made this in the past knows exactly what it is, ano. Pero may mga talibong rin po tayo na mabibigat. Now, one very nice talibong I have, which is my very first Junesio to Josio na talibong. No, so if you notice, nakatago po yung horn niya. So para sa kanila, this is their utility. Malaki po siya pero magaan. Ang sarap po i-chop po ng blade nito. Considered nila Tatay Nono na utility po na talibong ito. But this is na may straight back po siya. Alright, any other questions? Okay, so far wala. Kung may questions kayo guys, feel free to chime in. Pero pwede na tayo magdiretso sa Mindanao Blades. Yung last part
I have a question. Yan, go ahead. Yes, go ahead. I have a question actually. Regarding din sa ano, variant na meron sa Visayas. Probably natanong na to kanina. Is there like a common blade or common pattern that we can distinguish para masabi na say this is from Western Visayas, and then this one is a variant that is closely common sa ano, the ones that they have and from Cebu. Is there a common pattern or like a distinguished blade? That's distinction a very good question. Very good question. From what I've experienced, I can stand corrected on this. I've noticed actually sa Visayan blades natin, Central Visayas, Eastern Visayas, more on the pointed type tayo. Sa Iloilo naman, or sa Panay area, Negros for that matter, very common po sa kanila yung binakupo na profile or yung ship's foot na profile or ang tawag commonly sa mga Ilonggo, yung common sa mga Ilonggo na tawag nila is binangon. So yung nakababa po yung curve. I don't know if we have the time to explain it, but more or less, siguro based on my exposure, I get to see these blades often. I could be able to tell actually if it's Panay or Cebu. Pero may mga ano, don't get me wrong, there are gray areas like blades like this, for example, na luma na nagkakaroon ng cross na, uy, saan ba ito galing talaga? So, the safer idea is, okay, we'll call this Central Eastern Visayas, for example, because we really cannot pinpoint where. Or we have areas like Bohol, for example, that have variants like this, no, na nagbabago. No? Technically, pag diretso siya, tawag sa kanya ng Cebuano guna. But for some reason, you go to Bohol, nagbago yung muka. No? Nag-curve siya. Ano? So it's technically a guna with a curve. So I'm still playing around with this. Isa sa mga project on how to make it more collectible, but which is very common, yung ganito na klase, which is yung ginagamit natin for gardening, pangbungkal ng lupa, pang-chop, no? So it's a gardening tool. Yes, sir. Also on the scabbard, you go first to the blade, then mayro mga distinct nuances ang blades natin. Like for example, the leather cover on the scabbards is a distinct signature actually of the Ilonggo blades, no, to a particular area. Also the scabbard, yung sabitan ng mga ganito, would be able to tell the guards, the ferrules. Yung style ng ferrule, be able to say where it is. Pero yun na nga eh, may mga exception to the rules. Dahil if you go to Aklan, for example, common to Aklan yung ganitong guard. So it's very common to see these guards in the Aklan area. However, you have an Ilonggo, talibong, that has the same guard. It's the same one as the Akyanon, pero Ilonggo siya. But if you go to Iloilo naman and Antique, nagbabago po yung guard. If you notice, may ferrule na po. May mga ferrule na po. Tapos iba na yung guard nila. But still considered talibongs po. Nga sinuwak po natin. Alright. Does that answer the question, sir? Yes, absolutely. Thank you so much. Thank you so much. Actually, really excited. I'm really excited. I got interested in kanina sa Luzon variant yung sa sinampalok. Kasi from Dave then actually I got a sinampalok from Dave, and then somehow dun sa area na I got two blades actually. One is the sinampalok. Ganda ng ano ng variant kasi when you pull out the blade, nagkakaroon ng shing. Yeah. Pagkubuan mo sa blade, yung sinampalok. The blade sings. The other one naman, yes. And then, yeah, the blade sings.
And then yung ano naman, yung ginunting, ang variant dun, when it slides from the scabbard, it growls like like low growl. Yung sa ginunting. What was that? A Bicolano, I stand corrected. Is that the Bicolano ano, ginunting? Kasi most ginunting that we're used to is yung paganon. But this one yung ginunting sa ano, yung paganon. It should not be confused with the ginunting. What I showed earlier was the was an old version, but this one is made by Elmer Divison. All right, so Iriga yata to, if I'm not mistaken. Nasa Iriga si Elmer or Bicol own blades. So this is his ginunting nila. It's a little bit heavier than the older variants. All right, so pakita ko lang, side by side lang natin. So this is an older one and this is the newer one. But ang kagandahan niyan, if you notice actually the hilts, they're almost the same. All right? So nagbabago ang ano, nagbabago yung almost the same pa rin. So ang kagandahan niyan, if you talk about the Bicol blades, is they really have maintained their deities. They're very, very known for that. All right. So, in terms of weight-wise, I have to be honest na mas magaan talaga ang luma kumpara mo sa ano, and it has a thicker spine actually compared to the modern ones. But the one that made ginawa ni Elmer is really a bitter blade. Talagang inabuso ko to. So it's a good blade. So you just call the guys actually if you need blades from them. Pinapakilala lang namin, I'm mentioning these guys para at least you could get in touch with them directly and acquire the blades from them. Right. Those are taken up for Iriga version. I'm sorry? Yung ginunting, you know, nga kanina from ano, Sir Elmer, they're from Iriga. What I understand, yes, the smith is from Iriga. Dahil si Elmer yung ano, si Elmer is actually the wood artisan. So si Elmer ang for the knowledge of everyone, si Elmer is hindi yung Panday, si Elmer yung local artisan na gumagawa ng scabbard at saka ng mga hilt. So may partner po siya na Panday na gumagawa po, pumupukpok po ng blade, and then papasa sa kanya the people who get in touch with Bicol own blades. Ito po talaga yung mga local artisans po natin, hindi po to ano middleman si Elmer, artisan po talaga siya. All right. What else? May last question po ako. Yes po, sir. Di ko alam kung na-discuss na po ito kanina kasi nagkaka-problema ako sa audio kanina eh. Na-confuse po ako. When can you say a talibong is a talibong? Kasi parang yung sa mga Iloilo tsaka yung sa mga Akla nun, parang halos pare-pareho yung itsura ng mga blades nila. The way I distinguish a talibong is through their scabbard po kasi eh. Oh, very good question. Actually, talibong, if you just call talibong based on nuances niya, yung talibong po kasi is the same description po as a blade na mahaba po. So that is actually how a talibong is described. It's a long blade. Para siyang it's the same actually as you would call a sundang. Mm-hmm. Kuhanin niyo, sir. So ang talibong po natin, except that the talibong, the Highland talibong na tinatawag with the longer horns, is distinctly po kasi Highlander na blade. If you just base that on, I'm not a historian, but if you just base on what the old guys would say, ito po yung blade po ng mga Highlanders po natin, the guys who live in Garangan, Tapas, okay. Libakaw area, Banga, yung mga bulubundukin po natin ng mga blades. Although I have to hand it to SB member Soviet Aguirre de la Cruz, who actually started the Talibong Festival in Aklan, kaya nagkaroon ng renaissance po talaga yung talibong po ng Aklan, and it has been very popular. Marami po tayong towns actually na gumagawa ng mga magagandang talibong. The older guys would actually call it sanduko.
However po, ang panag-arise sa curiosity namin, meron ba mga talibong on the other areas? Well, it's always been identified with the clan. So I'd like to show you yung ibang areas. A good example of that talibong is, this one po is made in Colase Antique. Okay. Made by Arturo Martisano. So it's the same thing. You see a lunas handle. This is Carabao horn. Ayan, talibong talaga. Madali siya ma-distinguish na talibong talaga. Talibong siya talaga. No? Talibong dahil siya talaga. Dahil sa scabbard niya. But it's a different area. If you notice po, the difference is if you see the handguard, it makes it different already from that of Aklan. Ito po yung yung location po ng talibong na to is the opposite po dahil yung nag-divide po ng Libacaw at saka ng Colase Antique po is the mighty Madjaas Mountain. So you have a mountain range right in front na actually for people actually to go to Colase, mas mabilis sa kanila pumunta ng Libacaw pag nilakad po nila. But these are highland areas na po. So this is Antique. The early one that I showed actually is that from Iloilo. Okay. Any other questions? Lahat po ba ng talibong sa no, weapon in nature po talaga or may pang utility? Very good question. Usually sa if I'm Ilonggo by the way, yes po. Pag utility kasi yung tawag namin binangon eh. So the binangon connotation actually is more of utility type. Pag sinabi naming talibong, ito na yung mas mahaba kaysa sa binangon. So it's a longer. Okay. It's a longer. Ayun, very good. Okay. We okay. Also have the ginunting, which is different from binangon. Pero yung nakakatawa nito, you go to a local actually, and kahit yung mga talibong nito, tatawagin nilang binangon. It's the same thing actually if you go to other areas in the Visayas that they would, a safe ID for a blade would be sundang. Or pag nasa Luzon ka, safe ID tatawagin lang itak. Or tabak. Golok. Tabak. Yeah, in a way. So these are the general terms, not unless we really know which locality the blades are coming from and then we know how to call it. In fact, I'll get one of those blades. Isa rin sa mga passion ko yun. Gusto ko lang kasi yung mahilig ako mang-asar. In the end din pala, nasa locality din pala siya, no? An exercise on blade ID would be this blade. So, anybody would like to try and guess what it is? Parang galing Mindanao. Okay. Dahil sa handle. Galing sa Mindanao because of the handle. Yung mga bell. Para siyang lumad. May brass bell siya. Now, I made this blade. I made this blade just to mess around with my friends. Katuwaan ko, this is my hair na nakasabit dyan. Subuho ko yan. Ganun? Pinutol ni Mrs. Pinaglaruan ko na lang. So, I made this. This is actually an example of what I would call a Frankenstein blade. No? So, okay. At a glance, people would say, oh, it's traditional. It's a traditional blade. But generally, we have to understand that enthusiasts actually would have a tendency actually to personalize their blades. So, what this is actually is... if I open the sheet, you would say, mukha siyang kampilan, mukha lumad kampilan. Ayan. Again, all right, na? If you'd notice, it looks like a lumad kampilan, it looks like a bagobo. Yun yung sa tawagin nila. But the inside joke actually is if you look, first again, blade ID, what you see actually is a panay kinampit. So that is the inside joke. The blade actually... is made in Antique province. It's a kinampit, no, or a ginunting na nilagyan po ng handle ng lumad. So this is actually a genuine Tibuli brass handle loaded in a panay blade, which is a ginunting. So you have the Visayan touch, you have the Mindanao touch, and if you're keen enough, actually, you would notice that the weaving is actually igorot. Ang kanae po na weaving po ng igorot sagada. So you know, I actually personally call this blade Lusbimin dahil may essence po siya ng Luzon, Visayas, Mindanao. It's a Frankenstein blade. Just for fun, I made this out galing, just to mess around with people and drive the point on blade ID.
because at a glance, when people say it, they're quick to jump actually and say, ah, okay, it's a Kampilan, it's a Lumad Kampilan, without really looking at the signatures, the different nuances. So if you see actually the weave, which is one of the ways to ID it, you would know that actually it's Igorot, the weaving po. So what's an Igorot weave doing in a Lumad looking blade? And then pag unsheet mo sa kanya, sadali, mukhang iba naman to. It's a kinampit of Panay. It's a ginunting of Panay. So it's just to mess around with people. And I'd like to use this actually to help drive the point in terms of what is out there na pwede natin mapag-aralan. I hope that helps. So it's four blades in one, huh? I like that. Four blades exactly in three, one. Three blades in one. Three blades. Oh, okay. Okay, three discovered, blades in one. Discovered tells otherwise. And then we also discovered. Have that. We also have the, what do you call the hybrids. Huh? The hybrids naman is, the blades mismo, personalized po natin. We made it our own. Like, I've always wanted a leaf-shaped blade, actually, that I can use for bushcraft. Unfortunately, when we talk about the Moro blades especially are known to be weapons. So we also have to respect the beliefs, the cultural beliefs sa mga kapatid natin. To them kasi, ang barong is a weapon. It's not a utility tool. It was never meant to be a utility tool. It was meant to honor, no, to give honor sa kanila. No, sometimes it's given in a bad light. So I mean, personally, I created a hybrid, which is, this is actually from Sambuanga talaga, na leaf spring na blade, but I changed it actually with an Indonesian handle, which is plastic na, so I can abuse it. I don't call it a, people would see it and they will call it a barong. But I don't call it actually, I just call it a Sulu hybrid because it already has differed so much because of what I did. So wala na akong guilt feelings to be bringing this out to bushcraft and then chop wood with it. Hindi corona yon. All right. So going towards the Moro blades naman natin. I've created a couple of hybrids, no? So leaf spring pa rin siya. Sambuanga blade, you know, it's a trademark actually if you see the signs. But the handle actually is from Bintan, Indonesia. And then different phases actually ng mga blades natin. So we have the barungs, no? The barungs, ang aking penchant actually is for collecting is I have a weak spot for barungs, especially the ones in Sulu. We have the tawi-tawi type. So ito galing po itong Bungaw Tawi-Tawi. Then we have Patikol from attorney Reza Marat. Ito po, yung nagpasimula ng gawa nito si Manong Jimmy Lubian of Sambuanga. So he popularized actually the mother of pearl inlay. No? Unfortunately, Mang Jimmy passed away last year. But the good thing about it, yung mga artisans niya, pinagpapatuloy pa yung paggawa ng mga blades niya. Then we have, this one's Patikul. This one naman po is Basilan. So yakan naman po siya. In terms of origin po kasi, ang ating barong is considered a Tausug blade po, no? Or ang origins po talaga niya is Sulu. But it is considered and accepted po na yung barong natin, pag ginawa from the Sulu Archipelago, it's considered a barong. Alright, so these are the ones. This one is a modern one. Gawang Sambuanga naman po to. So it's the modern style. Na, pero if you notice, actually nagbabago-bago yung puhan. Now for to protect also the Moro blades, I'd like to ask for an apology also. I cannot discuss the nuances that what differentiates yung barong natin from the others dahil the problem, the number one problem that we have with the Moro blades is I also have to protect the artisans dahil malimit po na ang ating
barong or yung mga Moro blades natin are being cloned. So I just have to ask for forgiveness not discussing the different nuances po ng mga barongs natin, why, how we are able to distinguish the blade, to identify the blade. That is, maprotektahan rin po namin yung proprietorship po ng mga Moro artisans po natin, especially sila po yung madalang na kinokopya, and the reality is po medyo hirap na nga sila maghanap buhay given the security concerns of the area, kukopyahin pa po yung mga blades nila. So I have to ask apologies for not being able to share that. But I'd like to share with you one of the oldest that I have. So this is one of the oldest barongs that I have. All right. Two of the oldest actually that I have. So this one I had to make discovered myself. So kumbaga ito na yung barong na on steroids. So probably the story of this one is sa sobrang daming tataga o na chip niya, it has been reprofiled for so many times na umabot na sa punto na medyo naka-diet na siya. So, but this is an authentic Sulu barong that I have. All right, then you have the creases. I'm not much more of a Kalis guy. I'm not into the fighting arts, but I do have some Kalis actually. Just to make it fair and unbiased that I'm collecting blades, at least I have. So just to do the rack, no? So these are some of the blades. This one actually, we have a maker actually of a talibong in Boracay. His name is Saudi Yanok. So he's known for the minariit style. So the minariit is the weave that you have. So gawa yan ni Abian Saudi. If you are in Boracay, his shop is in Station 2, katabi po na ni Ginugus. So you can visit there. He's an artist actually that makes the blades actually with the minariit na style. May tanong si Anthony Yalong, is there a difference between a barong and a badong? Very good question. Yes. Pag sinabi natin badong kasi, more on identified siya sa Palawan. I will not go into the details and the nuances niya, just also to protect yung barong. An example of a badong, ito medyo mabigat-bigat. This is a badong of Palawan. So, the scabbard by itself, ang bigat na eh, because it's made out of kamagong. If you notice, the profile is a little bit different. I will not discuss much more the differences, but there's a way actually to tell one which is made in Sulu Archipelago and one which is not. No? So, yun. So, in a way, ito badong to. And the very first one that I got from June was yung badong. They have a term for it, pangutaran ang profile. Yes, si Dondon was asking actually, do I have any lumad blades na lumad talaga? Yes. Siya pa nagtanong, siya rin nagbigay eh. Pakita ko na lang. Alright. So this one is Ovo Manubo. So this is an Ovo Manubo blade. Yung panday po nito is isang chieftain po dato. He was kind enough actually to make us the blade. Si Dondon din pas pala actually is one of the admins of Filipino Traditional Blades. Also goes by the handle of Ursulo or Ursulo Knives. So this is the Purok Bolo of the Ovo Manubo po. So gawa po ito mismo ng mga ng isang tribal chieftain po. One very common po na ginagawa nila na dala nilang blade, tagalin ko lang muna sa charger, is po yung tinatawag po nila na sangi na blade po. Alright. So the sangi na blade po is this one. Ito po panlalaki. So you probably have seen this. It's quite common. So sangi na blade. Ito yung kanya na lalaki. Ito po yung kanya na babae. So mas maliit yung sa kanya na babae. Commonly po ginagamit nila pag ano, yung sa mama, yung betel nut.
No, so parang ito na yung parang utility knife nila or camp knife nila. So ubo manubo, common sa blaan, bagobo, yung marami po kasing IP yung Mindanao po natin eh. So marami silang tribal areas. Yes. Yung isang, so basically that's the trad blades. Yung isang observation in a nutshell lang. Observation ko dun sa Sulu or Moro blades versus sa mga non-Moro blades. Yung mga non-Moro blades use mga animal motifs. Merong mga gumagamit ng animals, ganyan, mga lizards, kalabaw, mga ganyan, mga living things. Ang pagkakaintindi ko sa Moro, sa Muslim culture, ang design, ang traditional design nila is geometric. Kumbaga, geometric or non-living creatures. Yun yung, parang yun yung na-observe ko. Specifically sa mga, kunyari, sa Chris, sa mga Chrises, Okir yung pang-design nila. Pero not specifically to mimic a flower or not to mimic an animal or not a deity. Parang gano'n. Parang talagang design lang siya na swirly-swirly, bilog-bilog, or... Yung actually nakwento sa akin, bro, ng Panay Bukid noon, that basically, yung the designs that they have revolve around their, whatever's around them, no? So if you would notice, actually, yung mga ibang, ano, may matawag silang matang punay, may tiyatawag silang, may mga design sila, may mga terms sila bawat isa. But I'm not that authority on the symbolism part of that. I would probably refer everyone. That would be a very good discussion point actually for Professor Lawrence Lasco to be able to discuss more on the symbolisms ng mga nasa blades po natin in relation also to what is seen all around us. No? So otherwise, I will just be speculating and making up assumptions which might not be based. But I do, from what I understand na sinasabi ni Professor Lasco is, meron tayo kasing baitang eh ng symbolism na sa belief ng mga sinauna nating mga ancestors na it brings parang luck or power to the blade or parang kumbaga pampalakas, no? Parang ganun yung tawag nila, no? You have the heaven, middle earth, and underworld na symbolism natin. Which is magandang topic for another episode. Oo. Ako naman manunood. Yeah. I would really love for you to take on Professor Lasco. But other than the traditional blades, bro, pwede na mag-sumigwe? May tanong yes. Okay, so I'll bring you to... Update lang. Ngayon, tayo ay running on 1 hour and 50 minutes na. So, okay lang. Ang tagal rin pala eh. Oo. Okay, so... Just to close, I also collect yung mga local customs natin. I believe actually na mga addict nga tayo sa blades, but it's very important for us to be supporting local as well. Yeah. So I part of my collection actually is mga custom locals yung natin nagawa ng mga different local custom makers natin. Not traditional makers, but custom makers. Two of the most very parang coveted ko na blade is gawa ng dalawang pinakamatandang custom makers natin. Si Captain Freddy Angeles, who just celebrated his birthday just recently. He's 82 years old now. So I don't know, makikita niya ba? Mm-hmm. So this is a Bagwell custom actually. This he made in 1987. Mm-hmm. So 1987, mas matanda pa siguro itong blade na to sa ibang mga nanonood ngayon. Ito gawa po ni Captain Freddy, he's based in Luzon. Is 82 years old. Isa rin po na yaman namin dito sa Cebu is si Pardy Bugtay po or si mas kilala as Pabu Knife. One of the oldest blades that I have from Pardy would be this. All right? It is a cobalt skinner, one of the hardest steels, no? So kung naghahanap ng mga super steels, ito na po 'yon. That's cobalt. I forgot ano tawag niya sa inlay na to. Abalone yata ito tawag niya. Mm-hmm. And it's on Staghorn. He made this somewhere in 1983. Oh.
So this is one of the oldest blades that I have from Pardibugtay. Recent, one of the most recent gawa ni Pardi is this one. It's made out of camel bone, yung scales pa. So this was made by Pardi of Pabu. Baka nagtataka kayo, nakabalot ng cling wrap actually para one my way of protecting the blades, no? Dahil I cannot rotate and clean them all the time. So what I do is I just after cleaning, nilalagyan ko po ng grease and then kinikling wrap ko so I can store them back in their sheet na hindi kinakalawang. Pag hindi mo kasi nilagyan ng ganito, just with the leather sheet, kakalawangin ka agad eh. So I have, this one is made by XV Christian Vasquez, XV Blades. Yeah. We have, bababa ko lang to para mas makita ninyo. All right. Ah, lipat ako dito. Yan. We have Ramakimot. So this is Ramakimot. We have Koy Subong. Armag, yung unang mga version ng dalhan ni Armag Blades. Si Ruel Magabilin. Of course, nanonood ngayon yung pangalawa, si Urso, yung ano. Ito yung mga unang gawa ni Don Don Dimpas, Ursulo Knife. So this was his second build actually na blade na nasa akin ngayon. Pangalawang blade niya ginawa niya. So this was done by hand ni Ursulo. Jundi Una also is here. This was my very first blade. So I'm into hobby making as well. I'm happy actually ki Sir Dong. I was lucky to get one of the last, no? This is the last of the Uragon trackers ng Albay. So ako kami nang tumapos dito. So this is Uragon Blades. Sa Luzon, we have a very magaling na artisan, especially with medyo semi-trad, si Sir Tani Shoson. Yeah, lupit. Malupit na smith natin. We also have the very famous na, ito medyo kinustomize namin, but this is actually a Sesi blade. Mm-hmm. So a Hudson Bay of Doc Arvin. But if you get the stock versions of the Sesi blades, this is one of the famous Sesi blades. Sino pa ba nandito? Ayun, Taurus Customs, si Don Rimon. So gumagawa rin si Don ng Higo Konami. Nakabalik na ba? Here actually we would like to gumagawa ng Higo Konami si Don. And then here actually you see actually the artisans ng Pabu. Screamshot. If you notice actually, so screamshot natin, nakikita mo yung details ng ginawa sa blade. And I hope actually more and more artisans would learn how to make this. Embellishment. All right. So basically this is it. We have knife maker rin. Ako pa magtampo sa akin si knife maker. One of the favorites ko, no? Si Ma'am Lily. So before naglabasan ng mga custom makers natin in Cebu, yung mga isa sa mga pinakauna nating gumawa ng blades is si knife maker po. And we owe a lot to Ma'am Lily Montiet actually for inspiring us to rediscover yung bladesmithing. So ito, it's a gravity knife, it's giraffe bone. So it only opens by gravity. So medyo lumala na ng konti yung addiction. To a point already I learned how to repair and make blades. So I have my own little forging shed in this area. So I could be able to I'm not into commercial making. I have a gas forge, pero mas masarap pa rin yung uling. And then basically backyard lang na
na set up to be able to repair. Nice. Okay. So that's it. Any other questions? Nakabalot sa cling wrap yung blades mo kanina. Ano yung ginamit mo na oil? Yes. I actually would lilinisan ko usually yung mga blades ko. And then after oiling, ang ginagamit ko kasi yung preference ko for oiling is either frag lube or yung bitet. If you're familiar with the bitet na yung bum, parang bix siya, yung bum. So I actually like using bitet dahil mabango siya, kasi bango siya ng frag lube, mas mura pa. I would apply that on the blade and then after I apply it, actually I would use cling wrap. So if I'm not going to be using the blade, kinikling wrap ko siya so I can store it back in its box. For long term. For storage, yes. For what would be ideal actually is talagang paghihiwalayin mo siya ng storage. Unfortunately, my addiction actually is got the best out of me. Eh, medyo mahirap mag-loading so I have to do cling wraps. However, when it comes sa mga kahoy naman, wala akong cling wrap. So, sa mga trad blades ko, I usually would just clean oil, tapos babalik ko na the storage. I usually would play around with them from time to time. I would rotate them from time to time naman eh, sa mga trad blades because people would ask, I'd take them out, show pictures. So, the reason here is actually to just spread more awareness. The more people know about our trad blades, the better appreciation. Yes. People would actually know where to really look for the blades. I'm not in the business for this. I don't have any intentions of selling blades, nor do I want to be a middleman. We just provide the information out there and hopefully people will take up the clues. There would be clues hidden somewhere there and then you're able to find the smiths and deal with them. Isa lang po hinihingi namin. We are sharing this information for reasons we want to help the smiths. So what we ask actually is if you're going to be getting in touch with the smith, please do not lowball them. Respetuhin natin yung artistic freedom ng smith. May mga times po kasi na out siguro of budget limitations, we would like to dictate the build. Sa totoo lang po, some smiths actually do not like it because dinidiktahan sila kung anong gagamitin materials, anong pagkagawa ng ganito, nakakain na po yung oras ng mga smiths natin. So what we would like to really encourage actually is let the smiths have the artistic freedom to do it. You know, once you trust them, do not lowball them, you'd be surprised actually the outputs ng mga smiths natin na ginagawa. Ayun. Thank you so much, Mr. Randy Salazar ng Filipino Traditional Blades. Maraming salamat sa mga nanonood, nakikinig sa atin. Kung may questions pa kayo, baka may questions pa kayo dyan, mga kaibigan. Free for all na to. Sabi ni London Vegstad. Yes, go ahead. Yeah. Yung ibang blades pa, you mentioned about Sir Randy, yung sa yung blades na nilalagyan ng cling wrap. Okay lang, ideal ba nalagyan ng cling wrap yung mga blades na hindi pa kinagamit? Kasi usually I apply oil usually just to keep the blade maintained. Eh. I mean, as in, hindi pa nagamit for slicing yung blades. Okay. Ideal din ba na gumamit ng cling wrap? Very good question because from what I know, let me just get, like if you order, for example, from George Neo, yung mga gawa ni George, you'd notice actually that the blades actually have a coating of lacquer to prevent them from ano. So some trad blades actually that you buy na pagdating sa'yo, you'd notice mo parang may Q-Tex para may lacquer siya. Oh, it's actually placed there purposely for reasons na to protect the blade from rusting. So you'd notice actually pag tinaga mo, uy, mukhang dull siya. But the moment actually you binasa mo ng gaas ang cloth and you just wipe it out, natatanggal po yung lacquer. And now prone ka na sa rusting. So if it's new, if you see that coating, film coat, then pwede naman na wag lang muna hindi siya mag-rust dahil that is already a protective cover, which is done intentionally by some of the smiths actually para hindi magkalawang yung blade nila. What I noticed, the moment na sinimulan ko ng Scotch-Brite, ang paborito ko kasi panglinis Scotch-Brite eh.
So pag nilinis ko ng Scotch Brite at in-oil ko siya or hindi ko siya minetal polish balik or hindi ko siya binuff ulit, mas prone ako sa rusting. So one of the key things lang siguro is make sure that you do not store your sheet na, especially if you cut bottles na too big, do not store it na basa ang blade mo. So patuyuin mo muna before mo ipasok. But rusting, given that it's iron, I think it's common. It's just a matter of rotating. The reason why I use cling wrap personally is because sa dami ng blades, hindi ko maro-rotate, inspect every time and oil them every time. So I usually would oil my blades once every 3 months, for example. So the rotation of inspection is not as often. Ayun, suggestion ni Anthony Yalong actually is heavy waxing ng leather for your blade. Pwede mong gawin yan. Beeswax sa loob to prevent it from rusting. Pero ako, personal preference ko, natutunan ko to kay Sir Ernie Salomon, is plastic. Yan, oil mo, plastic, tapos balik mo. Tapos nakatipid ka ng space. But I prefer cling wrap, at least medyo decente ng konti tingnan. But it doesn't have to be cling wrap. Okay, ako may question. Dun sa mga custom blades na meron ka, alin yung pinakapangit? Joke lang. Ito na nakakatawa eh. Last before we commence. This is actually ano, since panahon tayo ng crisis, medyo paning lahat. So I'd like also to make sure that everyone's up and ready. I do have my bag out. Mm-hmm. So sa dami ng blades na meron ako, tingnan natin ano nasa loob, anong blade ko na nasa loob. So this is my bag out bag. Ready for just in case I need to bug out right away. But I do carry a blade inside. So after all the collections and everything, the reason also na natutunan natin gumawa, ang preferred carry ko actually in my bug out bag is yung blade na ako na mismo gumawa. So this is personally ako na po yung gumawa nito. Ito yung paborito kong blade, Enamora knife. And then I have a folding saw. So ito na siguro yung pinakapangit. Ito yung hindi ako takot na abusuhin eh. So the reason why I bring it, dahil ito libre lang eh. Pawis ko lang ginawa ko dito. So pag nasira ko siya, okay lang. Hindi masakit sa dibdib. Alright. Okay. Thank you guys. Kung wala na kayong ibang mga tanong para kay Mr. Randy Salazar ng Filipino Traditional Blades, tayo ay magpapaalam na. Inabot tayo ng 2 oras. Biruin nyo yun. Tagal rin ha. Na puro parang movie. Galing. Umabot ng 2 oras. Nice. Marami sulit. Libre pa. Yes. Alright. Thank you very much panood. And I hope na nakatulong ang show and tell na to. Okay, maraming salamat and stay tuned for other episodes. Eh, ang next target natin si Mr. Lawrence, Professor Yun! Lawrence Vasquez. Announce mo kagad para makapanood tayo. Okay, kasi Sir Bot, kumbaga yung culture and history and basta yun, sa ilalim ng mga design ng mga blades. Ayun, maraming salamat guys. Thank you. Thank you. Ingat kayo and stay safe there. Stay at home. Stay safe. Stay healthy. Bye-bye. Bye-bye.